pumayag sa inyo? Hindi naman, sir. Hindi naman sa MMDA. Oh, sila pumayag. Kanina, may ano dito, sabi ko. Hindi ko nakilala. Basta sabi ko, pinigam mo sa car. Patawag. Hindi ko naman ano yung ano eh. May MMDA na yun eh. Kung gusto mo, sir, bayaran ko na lang. Hindi ko pero subuhan mo na lang ako. Bawal po. Hindi ka magbabayaran. Bawal po. Stats na yun, boss? Marami nag-u-turn eh. Naka-u-turn stat niya pa. Lisensya ka naman. So alam mo hindi U-turn stat kasi pedestrian yun. Sige boss, tingit lang naman. Lisensya na. Dapat na tumahan! Ay wala, walang pampista. Hindi po pampistain yan. Titikita ka lang, babalik ko sa lisensya mo, ha? Kasi pedestrian yun. Ikaw talaga, kuya, oh. Wala yung tulong. Tulog na tulog. Ay, di. Di pa lang kising. Kapitan? Sige, tawagin yung kapitan. Ikaw sa'yo, kapitan. Yan yan, bawal din. Motor din pala. Ay, sir. Kasi... Arang na nga yung sidewalk. Well, alam naman natin, the Metro Manila is a very big city po talaga, no? It consists of 17 cities. Lahat naman po ito ay ating jurisdiction. Maaari po tayo mag-clearing operation sa mga lugar na ito. But sana po maintindihan ng ating kababayan na napakadami po nito eh. So kung meron po kayong mga nakikita na mga obstruction o mga kalsada na kailangan po natin i-clear, sana po maipagbigay alam niyo po sa aming ahensya. Pwede po kayo mag-report sa ating mga social media channels, sa ating Facebook page or even sa 8888 complaint hotline. At ito po ay tutugunan po namin at actionan po namin ito. Huwag po kayo mag-alala, kahit saan po, as long as within our jurisdiction, actionan po namin ito. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay March 27, 2024 at sa oras na 2:30 ng hapon at nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go sa kahaba ng EDSA at sakop ng Pasay City at magsasagawa ng clearing operation. Sa ilalim ng clearing operation ay kasama na dito ang illegally parked vehicle or mga obstruction. Kasama na rin ang sidewalk clearing. Habang papunta ang team dito sa lugar ng Pasay ay nadaanan itong isang bus na nakaparada dito sa emergency bay sa ilalim ng MRT3. At itong emergency bay na ito ay hindi ito parkingan kundi emergency bay. Nandito ngayon ang team sa may kahaba ng EDSA. Ayan na yung Pasay Rotunda. At ito yung station ng MRT3. At ito? Nakapark kasi ito sa sidewalk. Nasa kanto ang team nitong EDSA sa kanitong Aurora. Papunta ito ng airport. Ito ay kanto. Dito sila mismo nagti-terminal. At bukod sa illegal parking na sila dito, illegal terminal pa rin sila. At higit sa lahat, ito, hirap na hirap nang kumanan yung mga sasakyan na kumakanan dito papunta ng airport. At nagkukos sila ng traffic. Doon tayo galing kanina at nadaanan itong mga sasakyan sa ilalim ng tulay at pinagtitikitan. Ang ginagawa na rin tirahan itong ilalim ng tulay.
Malinis na, kumpara kanina. Yung kalat na yan sa pinakailalim, bali, barangay na lang daw ang tuloy ang magpapalinis niyan. I-update ko na rin kayo dito sa bagong open na ramp, papunta ng Nayax. Na-feature na natin ito. No, napakalaking ginhawa. Papunta yan ng Terminal 1 saka Terminal 2. Yung Terminal 3, dito sa ilalim. Kung galing kayo ng EDSA at dito kayo dadaan ng Aurora Boulevard. So ito yung sitwasyon dito sa ilalim kumpara doon sa taas. Habang nagsasagawa ng clearing operation dito sa kahaba ng Aurora Boulevard na daanan ito sa ilalim ng tulay at ginawa na kagad parkingan at malamang walang driver kaya mahatak na ito. Hindi naman sir, hindi naman sa MMDA. Kanina may ano dito, sabi ko. Hindi ko nakilala, basta sabi ko pili ka magkakar. Hindi ko naman ano yung ano eh, may MMDA na yun eh. Saka yung engineer dun eh, yung may-ari. Sige, patawag nyo. Sa buhos kami sir, sa buhos. Sa buhos po, ayan o, may buhos po kami. Pero ang problema kasi natin, sa tulay kayo. Oo, yun lang po eh. Tapos inarangan nyo na yun. Pedestrian. Baka sir, maaan natin. Kapag naka... naka-pwesto na yung breaker. Automatically. At saka yung mga... hindi yung nakaharap sa pedestrian. Oo, nakaharap yung pedestrian. Tapos sa ilalim ng tulay pa ka. Diba? Saan ba sir ang ano nito? Sa tumana, Marikina. Paano? Kasi uwi ako mamaya ng vehicle eh. Pwede nyo nung makuha ka agad yan. Kung gusto mo, pwede ka na sumama. Hindi. Isa, hindi ko mayroon lang sa lumang bus eh. Engineer ako dyan eh. Kung gusto mo siya, bayaran ko na lang. Dito, pero sipuhan mo na lang ako. Bawal po. Hindi ka naman. Hindi ka magbabayaran. Bawal po. Kasi hindi ka namin mapagbibigyan dahil you're obstructing the, pedestrian. Tapos nasa tulay pa. Kung sino man po yung pumayag sa inyo, kung kaya niyo patawagin at papuntahin dito, ay alamin ko ba siya pumayag. Sir, pasan na lang, sir. Boss, pasan na lang. Kung sino na po kayo, baka ma-distract. Ano? Ito ang mga motorsiklo na ito ay nasita doon mismo sa gitna mismo ng pedestrian. Ah, ato lang! Ato lang! Pistas ko yun, boss. Marami nag-u-turn eh. Naka-u-turn slide nga ba? Lisensya ka naman. So alam mo hindi u-turn slide kasi pedestrian yun. Sige boss, tingit lang naman. Lisensya na. Tapat na tumahin! Ay wala, walang pagpista. Hindi po pistahin yan. Titikita ka lang. Babalik ko sa lisensya mo, ha? Kasi pedestrian yun. Ikaw talaga, kuya, oh. Ang issue kasi, dito siya nag-u-turn. Ayan, sa butas na yan. Ay, pedestrian to, eh. Kaya nasita. Ayan, dito pa naman yung team. Itong motorsiklo, mukhang mayroon pang ibang problema bukod doon sa kanyang pag-u-turn. Ay wala yatang dalang ORCR. Malamang pagka na-confirm nitong enforcer or ng team, eh may impound itong motor. Ito ay emergency bay at mukhang nagawang pahingahan or parking area. Tama, natutulog si Kuya. Binigyan naman kaagad ng driver's license. So, matitikitan lang ito at paalisin.
Ito, tulog na tulog. Oh. Ginawa nga talagang pahingan. Ilang beses na kinakatok. Maganda tulog eh. Maganda yung tulog. Dito kami yung kanero. Tulog na tulog. Ay, hindi. Hindi pa nakising. Ayun, nagising na. Tulog na tulog si Kuya. Matitikita na lang itong dalawang sasakyan at paalisin. Malinis na. Kabilaan pala itong emergency bay. Doon tayo galing sa kabila. Mayroon pa pala ng mga natikitan dito. Tatlo. Ito. Okay, tara na. Nasa kahaba na tayo ng Andrews Avenue. Ayan na yung Terminal 3 or Airport Terminal 3. Nadaanan itong mga motorsiklo dito sa kabila. Papakita ko sa inyo kung bakit natikita na. Dalawa na lang naiwan, no? Kaya na madami pa yan eh. Eh, nasa gitna. Hindi man lang naitabi. Ay, ito pala yung isa. Arang na nga yung sidewalk. Dito daw. Pakitanong nga sa barangay. Bukod sa mga obstruction or illegal parking, nagchecheck din ang team ng mga kolorom. Katulad yung van na yun. Dahil ayon sa driver, company car daw ito. Kaya hahanapan lang ng company ID. Ngayon, kung magkaiba yung pangalan ng company saka sa ORCR, yun ang di umano ang kolorom. Ito, malinis na.